Thank you, sweetheart. Let us pray. Dearest Heavenly Father, thus my dearest brethren, my dearest fellow countrymen, and our beloved peoples of the world, let them believe, cast out unbelief and doubts from them, and bind the power of darkness. He'll be bring what I message in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. My dear fellow countrymen, our loving Heavenly Father, wants to assert His power so that the world enters into a great crisis through the power of God unto salvation. Man will be forced to choose either to serve God by believing the gospel, the power of God unto salvation, or to remain under the clutches of the ruler of the darkness of this world. With great signs and wonders and miracles, our loving God solve heartbreaking problems, calamities, man-made and natural calamities are being stopped by the power of the living God. For God wants to destroy the work of Satan. Our loving God wants to seize power so that everyone will come to Him and repent and seek the Lord, so that our loving God will answer the prayers of everyone throughout the world and become His children, heirs of eternal life by the power of the living God. For the kingdom of God is not in word but in power. Power to change a man from a sinful life to a holy life. Kami dengar ang Ebanghelyo upang lahat ng mga drug addict, mga kriminal, mga makasalanan, alipin ang kasalanan, may makaramdaman na walang pag-asa sa ospital, makaramdaman na buwan ng kasalanan kapag nakarinig sila sa krusada, nakarinig ang Ebanghelyo ng Kristo, tanggapin nila si Kristo ang mahal Panginoon, tagapagligtas, sila magbabago, gagaling karamdaman, malatas mga problema, maging manak na Diyos, magbana ng buhay na walang hanggan. Sundan po ninyo, minamahal, dahil na pakahalagaan ang kaligtasan. Kaya, mahal Panginoon, nagpapadala ng salot, kalamidad, upang saliksikin ang mga tao sa buong mundo. Bakit kumain Diyos? Bakit nagkaginuto tayo? Bakit ang windang-windang ang buhay ng mga tao sa buong daigdig? May reliyon, umasa sa reliyon, tumatawag sa Diyos, ngunit walang Diyos nakikinig sa kanila. Hallelujah! Sa halip ang kalamidad, dumarating, ngunit basahin ang Biblia, inaintulot ang babaita Diyos upang hanapin ang katotohanan, upang lahat ay mapunta kay Kristo, magbabana ng buhay na hanggang through the gospel, the power of God unto salvation. Kaya minamahal, pagpakinggan ang nangaral ng Ebanghelyo, kapag rin ang Diyos na maligtas sa mga tao, pagdaniwala dito, ang mga tao ay mapabuti. Hindi lang sa bansa, kundi sa buong daigdig. Amen. Praise the Lord. Sinong ibig tumalikid sa mabaita Diyos? Sinong ayaw ng Ebanghelyo? Ayaw ng kapangyarihan? Minamahal, sa Matthew chapter 12, verse 28, basahin po niyo, minamahal. Matthew chapter 12, verse 28. From verse 22,
Then was brought unto him one possessed with a devil, blind and dumb. And he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw. And all the people were amazed and said, Is not this the son of David? But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devils. Verse 25, And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself shall not stand. And if Satan cast out Satan, he is divided against himself. How shall then his kingdom stand? And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? Therefore they shall be your judges. But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. Amen! Lahat mo sabi, praise the Lord! Pag nag-praise the Lord, hallelujah, mayroon malakas para tatakas ng mga demonyo. Amen! Praise the Lord, hallelujah! Kale, read it! Lagi na ito, sunod na Panginoon, shout with the voice of triumph, or shout para demonyo tatakas sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Kale, read it! Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 12, versikulo 22 hanggang 28. Nang magkagayoy, dinala sa kanya ang isang inalihan ng demonyo, bulag at pipi, at kanyang pinagaling, anupat ang pipi ay nagsalita at nakakita, at ang buong karamihan ay nangagtaka at nangagsabi, Ito kaya ang anak ni David? Natapwat nang marinig ito ng mga pareseyo, ay kanilang sinabi, Ang taong ito'y hindi nagpapalabas ng mga demonyo, kundi sa pamamagitan ni Beelzebub, na prinsipi ng mga demonyo. At pagkaalam niya ng mga iniisip nila, ay sinabi niya sa kanila, Ang bawat kahariang nagkabahabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak. Ang bawat bayan o bahay na nagkabahabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. At kung pinalalabas ni Satanas si Satanas, siya nababahagi laban sa kanyang sarili, paano ngang mananatili ang kanyang kaharian? At kung sa pamamagitan ni Beelzebub ay nagpapalabas ako ng demonyo, Ang inyong mga anak, sa kaninong pamamagitan sila pinalalabas? Kaya nga sila ang inyong magiging mga hukom. 28. Ngunit, kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Amen! Let us have a praise the Lord! Romans 14:17 The kingdom of God is not meat and drink, but peace and joy and righteousness in the Holy Ghost. Kapag si Kristo, mga Panginoon, maghari na sa puso mo, nagkaroon ka ng kapayapaan, kagalakan, pagbabago, pag-ibig, pananampalataya, kapangyarihan, laban sa kasalanan, magkaroon ng peace and joy unspeakable and full of glory bilang tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Pag mahina ka, sumigaw, hallelujah, praise the Lord. May cancer ka, hindi tatakas sa iyo, hindi mo na cancer. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Ang karamdaman mo, mahirap ka, nandilan ang demonyo ng kahirapan, nagbibigay ng kahirapan sa tao ay demonyo. Nagbibigay ng sakit, demonyo. Pag hindi ka malakas, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, nandiyan lang, hindi tatako, nandiyan. Nanatili kang mahirap kahit tumadalo ka rito, o wala ka pala ng pataya, nag-alilalaan ka pa rin, ang cancer na kayo matibigay, nandiyan pa rin sa iyo, ang katawarin ng karamdaman, kung sumigaw ka, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord! For praises will glorify others, Heavenly Father. Malawal ka siya sa pagpupuri mo, pagpalakpak mo, Pagsigaw mo, hallelujah, praise the Lord, that na luwalhati ang mabuti ng Panginoon sa langit. Amen, hallelujah, praise the Lord, hallelujah! Hallelujah, praise the Lord! Isang Kristiyano, dinala ng masama mga demonyo sa impirno. Umiyak ang kapatid niya sa amin, lumapit sa akin, sa Malapastora. Malapastor, Malapastor ang aking kapatid. Nawala, saan nawala? Nakasakay kami sa Pascual Transit. Sa katabi ko, biglang nabala. Nanalangin kami. After 1 hour dumating, nagpatotoo na siya ay dinala mga demonyo sa impirno. Noong kami nagpapuri, sabi ng mga sabi ni Satanas, pakawalan ninyo, nagpapuri na taga Jesus mga kukusin ministry, pakawalan siya na nanginig. Hallelujah, praise the Lord!
pag napupuri na pala mga sins of God, parang napapasok mga demonyo sa impirno. Nanginig sila sa takot. Terrible. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kami na mahal, lahat ng ginagawa ng papapagaling, gawa ng mabuting Panginoon. Mabuti ginagawa natin, mabuti dahil ang Diyos ay sumasa sa atin. Hallelujah! Ginagawa mabuti pag magbabago ang lipunan, magkaroon ang tunay na Kristyanismo, pag-ibig, pagmamahalan, at buhay na wala hanggang. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Grabing usan power. Sino hindi magkaroon ng pananampalataya? In spite of the fact, grabing himala, kapangyarihan na kikita natin dito, himala, upang kayo maniwala. Sa Ebanghelyo ni Kristo, ang mabait na Diyos nagpakita ng himala, na kang gloria, kapangyarihan, upang kayo maglingkod sa Diyos, maglingkod na lahat sa mga Panginoon. Hallelujah! Amen and praise the Lord. Hallelujah! Pagkibasa, Psalm 46. Psalms chapter 46, verse 1 up to 4. Verses 1 up to 4. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Amen! Let me say, praise the Lord! Praise the Lord! Amen, mahal. Tingnan niyo. Gaano ka magkapangyarihan ng mabait na Diyos? Kahit na mawala ang daigdig, mawala mga bundok sa lindol, ikaw na nagtitiwala sa mabait na Diyos, hindi ka mapapahamak sa pangalan ni Jesus! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Minamahal, ang mga tao hanggang ngayon ay patuloy nagpapadaya sa mga reliyon. Akala nila yung mabuting ginagawa, pero alas na nila, kabag-habag ang mga taso ng mundo. Lahat sila yung mabibihag. Mawala ng salapi. Mawala ng kaligtasan. Lahat, mga bankers, mga bilyonaryo, mga bilyonaryo, mahirap sa buong daigdig. Maging alipin isang tao lamang. Ang hindi magpatatak ng 666 ay pugutan ng ulo. Ang buong daigdig malalaman na the mark of 666 is the mark of Satan, mark ng Diablo. Sa oras sa madaya ka, walang kaligtasan, demon pusis ka na, demonyo ka na. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Revelation chapter 14, verse 19-11, ang lahat na may tatak ng 666, itapon mo ba na Diyos, doon sa lake of fire, we rooms not that, and fire is never quenched. Hallelujah! Praise the Lord! Itatapong ka sa apoy ng impirno. Mayroon ka lang tatak ng 666, itapong ka sa apoy ng impirno, wala lang kaligtasan, gabi at araw, you'll be swimming in the lake of fire, where roams not that, and fire is never quenched. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Revelation chapter 14, verse 19 and 11, ang nagpatatak ng 666, itapong ng mga Panginoon, sa apoy ng impirno, una yung kakainin forever and ever. Can they read it? And Revelation chapter 13, verse 13, up to 17. Can they read it? Revelation chapter 14, beginning at verse 9. And the third angel followed them, saying with a loud voice, if anyone worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascendeth up forever and ever. And they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Kailan ng Tagalog? Apokalipsis, kapitulo 14, versikulo 9 hanggang 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sinuman ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay inom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. 11. At ang usap ng hirap nila ay napailan lang magpakailang kailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi.
silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Let me say, praise the Lord. Minamahal, kapag alanganin ay yung pagkakristyano, alanganin pag-ibig po ng langit, alanganin pag-ibig po ng langit, 50-50 ka lang. Hilaw na kristyano, piliin mo ngayon magpatatak ng 666 kaysa mag-iyakan mga anak mo, walang makain, hindi na magkapag-aral, hindi magkanegosyo, hindi bigyan ng harap buhay, hindi magkapangista, hindi magka-travel pag wala sa tatak ng 666. Revelation chapter 13, verse 13, 14, 15, minamahal, mainganyo ka minamahal. Dahil pugutan ka ng ulo kapag wala kang tataklan 666. After the great tribulation, ang tribulation ay 7 years, great ay 3 years and a half, 42 months. The greatest tribulation, ang lahat na mga on fire with the Lord, matapat mga Kristiyano, nagpupuri araw at gabi, Miyerkules, Biyernes, Linggo, dumadalo, nagpupuri kahit walang makain, puri ng puri, may bagyo, walang bagyo, patuloy ang pupuri sa Diyos. You'll be caught up in the air. You'll be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Hindi ka nadadaan sa libingan. Kukunin ka, banal, church of the living God, a perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, that will be brought to heaven. Dalin sa langit, Kristiyanong totoo, church of the living God. Amen and praise the Lord. Hallelujah. Nasa tribulation na tayo, minamahal. Pagkatapos ang tribulation niya, greatest tribulation, mag-start ang pugutan ng ulo. Ang naiwan sa rapture, pabanjing-banjing, hindi nabibigay ng tithes and offering, nag-absent, hindi ko overnight, Sunday Christian, maiwan sa rapture. Revelation chapter 20, verses 4, 5, and 6. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands. And they lived and reigned with Christ 1,000 years. Let me say, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Beware! Tumanda ang mga Kristiyano. Nandito tayo, minamahal, nakita ang kapangyarihan dito. Walang kahit billions na mga demonyo sa impyerno, hindi manaig sa church of the living God. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Kindly, read it. In Tagalog, then Revelation chapter 13, verse 13 up to 17. Tagalog mamaya, minamahal. Apokalipsis, kapitulo 20, versikulo 4, 5 hanggang 6. At nakakita ko ng mga luklukan at mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo na Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumatanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang mga kalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Amen! Praise the Lord! Hallelujah lahat! That is the greatest consolation to be a Christian. To live for God. Magtitiis hanggang sa wakas. At ikay merigtas sa maging kulubot, pagtatanda, babata ka na, tagapagmana pa ng buhay ng langgang, walang kamatayan, 1,000 taon, hallelujah! Hindi ka na maghanap buhay, 1,000 taon. Dito rin, minamahal, ang daigdig dito'y palitan na, siyudad ng langit, nandito na, ibababa, galing sa langit, bababa rito, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, glory to God! Huwag kayo matakot, minamahal. If God be with us, who can be against us? Tiyak, ang mabait natin sa'yo nasa atin, tayo nasa Diyos. 2 Kings chapter 6, verse 11, up to 16.
Kindly read it in Tagalog. Or in English or Tagalog, kindly read it. 2 Kings chapter 6 from verse 11. Therefore, the heart of the king of Syria was so troubled for this thing, and he called his servants and said unto them, Will ye not sue me which of us is for the king of Israel? And one of his servants said, None, my lord, O king. But Elisha, the prophet that is in Israel, telleth the king of Israel the words that thou speakest in thy bedchamber. And he said, Go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, Behold, he is in Dothan. Therefore sent he thither horses and chariots and a great host. And they came by night and compassed the city about. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? Verse 16. And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw. And behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. And when they came down to him, Elisha prayed unto the Lord and said, Smite this people, I pray thee, with blindness. And he smote them with blindness according to the word of Elisha. And Elisha said unto them, This is not the way, neither is this the city. Let us have a praise the Lord. Minimal, lagi natalo sa girang Syria. Nagtanong ang hari, sino ba ang kakampi? Sino traidor sa mga sundalo ko, mga general ng Syria? Kumakampi sa Israel? Sino ba? Sumagot sila, wala po, mahal na hari. Dahil kay Prophet Elisha, tayo natalo sa gira. Dahil sa propita ng hari na niwalat sa Panginoon ni Kristo. Ipinagtanggol ni Elisha, ang basang Israel, walang makatalo. Nakalaban kahit ilang milyon, tinatalo nila sa gira dahil kay Prophet Elisha. Sa galit ng hari, nagpadala ng million soldiers upang arestuhin si Prophet Elisha. Surrounded ang siyudad ng Dothan na masundalo ng Syria. Natakot si Gehazi, kanyang assistant. Panginoon, anong gawin natin? Ang dami mga sundalo, hunihin tayo. Huwag kang matakot. Ang nasa atin, mas marami kaysa kanila. Amen! Nanalangin ang Prophet Elisha. Panginoon, buksan mo, mala Panginoon, buksan mo ang third eye ni Gehazi. Binuksan mo yung mala, kita mga bundok, bundok, puno ng mga anghel. Praise the Lord, hallelujah! Ngunit, si Prophet Elisha ay mahabagin. Ayaw niya ipapuksa ang makalaban niya. Nanalangin siya. Mala Panginoon, bulagan mo lahat ng mga sundalong ito. Kanakana-kana bulag. Sa halip na siya garistuhin, inarist na lahat, arrested lahat ang Syrian soldiers. Amen! Praise the Lord, hallelujah! Minamahal, you need the Spirit of the Living God. We have been deceived for more than 2,000 years. Thousands upon thousands of religions were invented by men of materialism. Men without the Spirit of the Living God. Walang Espiritu ng Diyos, di walang pag-ibig, walang kapangyarihan na kayo magbabago, makikinig ka, walang pagbabago lahat salita, lalong sasama ka sa Ibanginan Kristo, nakinig ka ni Ibanginan Kristo, magbabago ka, magbabago ka! Ang kinamdaman mo, magkagaling sa pangalan ni Jesus! Ang problema mo ay malutas sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord! Amen! You need the Spirit of the Living God. Galatians 5:22 and Romans 8:16. For it is the Spirit of God that bears witness in our spirit that we are the children of God. Romans 8:16, kindly read it. That we should need the Spirit of God. Power. Power to live for God. Power against robbers, kidnappers, killers, and murderers. Against the assassins. Against the forces of evil. Against sickness and disease. Against heart-breaking problems. Against earthquakes, calamities.
We need the Spirit of the Living God. Kailangan the Spirit ng Diyos upang tayo magmamana ng buhay na walang hanggang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kale, read it. Mga taga Roma, Kapitulo 8, versikulo 16. Ang Espiritu rin ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kung mayroon kayo Espiritu ng Diyos, ang Diyos na sa'yo, sinong demonyo makatalo sa'yo? Holdappers? Kidnappers? Sabihin mo lang sa pangalan ni Jesus, manigas kayo. Kalabos sila. Amen. Amen. Hallelujah. Kalabos. Praise the Lord. Lahat pag sabihin, praise the Lord. Ahas. Kahit ilang milyon na ahas, kahit kalalaki. Sabihin mo sa pangalan ni Jesus, mamatay kayo ahas. Karakada ka mamatay sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Dahil sinabi na Matthew 17, verse 16-21, if you fast and pray, you have faith in God, nothing shall be impossible unto you. Kaya walang imposible sa akin. Bakit? Lagi ako nanalangin at mayroon ako pananampataya sa mabait na Panginoon. Kaya lahat ang sinasabi ko rito, ang lahat ng mga Kristiyano dito, lahat ang maniwala sa Panginoon ng Kristo, lahat ang members of Jesus Miracle Christian Ministry, hindi tayo talunin ni Satanas, hindi magtagumpay ang mga debilis kanila, ang mga kikilipin ni Bar, kilis Banderas, may sandata, walang magtagumpay sa aking mga kapatidan, walang makasgubo sa aking mga minahal mga kapatid. Dito sa Mark chapter 4, verse 39, mahal na Panginoon, nag-rebuke ng bagyo. Just in 3 seconds, tumigil ang bagyo. Can you read it? In John 14:12, sinabi niya, tayo maniniwala sa akin, mahigit pa ang iyong gagawin kaysa ginawa ko, sabi ng mabait na Panginoon. Diyos ang katawang tao. You can do greater things more than I did because I'll go unto my Father. Can you read it? Mark chapter 4, verse 39, 40. Mark chapter 4, verses 39 and 40. And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Let us say, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Karakadaga, tumigil ang bagyo. Sila namang ha? Nagsabi siya sa John 14, verse 12. Kung mayroon kayo pananampalataya, naniwala kayo sa akin, alat ang bagay na ginawa ko, mas dakila ang gagawin niyo kaysa akin. Grabe! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Kale, read it in Tagalog? Tagalog and English. John chapter 14, verse 12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Juan Kapitulo 14, versikulo 12. Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Glory! Grabing kapangyarihan. Ibibigay niya sa lahat ng niniwala na nampalataya sa Kanya. Mismo Diyos na nagkatawang tao. Kaya minamahal, iman must have the Spirit of God. You need the Spirit of God. Ngayon, lahat ng buong bansa matanggap ang Espiritu ng Diyos. Gagalingin makaramdaman ng cancer, leukemia, TB, diabetes, leprosy, AIDS, lahat ang uri karamdaman ng gagaling pag mayroon kayo pananampalataya. Amen! May karamdaman gumagaling gradual. Malit ang pananampalataya, kaya gradual ang pagaling. Mayroon mang bigla pagaling dahil malakas ang pananampalataya. Ngunit mayroon ng malaking pagpapala ang pangalan mo na kasulat sa aklat ng buhay sa kalangitan. Amen! Praise the Lord! Dumalo ka sa aming mga stations sa buong Pilipinas, minamahal. More than 200 stations sa buong Pilipinas, sabay-sabay. Thousands upon thousands na binagal mo ang Diyos, na kumbinsi sila, na kumberte, hindi sa pamagitan ng salitang panghikayat, hindi matabi sa salita, na ikay madaya, not with the testing words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and the power, so that your faith should not stop.
make you a real Christian to solve your heartbreaking problems. Because you belong to the kingdom of God, the thoughts of the living God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. When you receive the spirit of the living God, out of your belly shall flow rivers of living water. Tubig ng buhay. Kagalakan. Kaipaan. Bunga ng Espiritu Santo. Parang bataya. Faithfulness. Do you speak of the Lord of glory? Meekness. Gentleness. Hallelujah! Praise the Lord! Against Satan's dolo, laban dito walang batas ng kalikasan ng kamatayan! Walang batas ng kalikasan ng kasalanan! Can I read it? In Galatians 5:22. Galatians chapter 5 verses 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Laban dito ay walang batas ng kalikasan ng kamatayan. Dati-rati kayo alipin ng kasalanan. Kapag kayo naging Kristiyano may Kristo, after baptism in Jesus' name, mawala na ang human nature to commit sin. Mawala na ang human nature to die. For the Lord, the Spirit of life in Christ Jesus will make you powerful against the law of sin and death. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You'll be over and above the law of sin and death. Hallelujah. For the Lord, the Spirit of life in Christ Jesus will make you free from the law of sin and death. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Very convincing. Sabi ko sa inyo, kapag Kristiyano may Kristo ka, walang makatakot na demonyo sa iyo. Ang demonyo tatakas. Takot sa iyo! Takot sa iyo! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Wala nang kamatayan. Wala kang ikatakot na kamatayan. Dahil sinabi ng Biblia, for me to live is Christ and to rise again. In death, there is victory. Sa kamatayan, I make gloria, victorio. Nasa langit ka na. Victory in death, there is victory in death. Hallelujah! For you to live is Christ and to rise again. Hallelujah! The moment you have the Spirit of the living God, you are over and above the law of sin and death. For the Lord, the Spirit of life in Christ Jesus will make you free from the law of sin and death. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! You need the Spirit of the living God to enter the gates of heaven and to triumph over Satan against all offers, kidnappers, killers, and murderers in these perilous times. Grabe ganyan ang delikadong panahon, minamahal. May mga lindol, mga super typhoons. Huwag kang matakot. Pag ikay anak ng mabait na Diyos, stand still and you shall see the salvation of the Lord. Amen. Ang kalaban mo, hindi magtagumpay laban sa'yo dahil sinabi ito, the battle is not yours but God's. Ang laban nito ay hindi sa'yo, kundi sa Diyos. Then you can sing a song. As for me, lahat ng mga paguhan dito, buba kay minamahal, go to the front, anak chip, little dear Jesus, enter your hearts and become a temple of the living God.